ito hindi gaanong matingkad yung kulay. Marami po siyang green, kaunti lang po yung kanyang pink na dahon. At ito, parang halos lahat yung kanyang dahon ay merong pink at saka maroon. So napakaganda ng kulay nito. So para po sa akin, yung kulay ng mga mayana ay nakadepende po sa... Kumusta mga bay? This is Bay J and welcome back to my channel. Ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo ang aming mga mayana dito sa aming bakuran. Pero bago yan, mga plantito at plantita na bago pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe at i-hit din ang notification bell for more videos. Okay, so let's see our mayanas mga bay. Ito po yung naripat ko kahapon. So pagkatapos ko pong naripat, nag-pruning po ako. Pinutol ko yung mga dulo mga bay na 14 pots po sila. Hanggang doon po sila mga bay. Yan. So ito lang po yung hindi ko pa na pruning kasi papahabain ko pa ito dahil ikakat ko to pagkatapos humaba para matanim na rin kasi ito lang mag-isa na variety dito sa amin. Yan, dito nakat na rin. Ito rin mga bay. Dito banda, itong malaking dahon, ito po yung pinaka giant na mayana namin dito. So ganito na po ito kalaki nung na propagate. So healthy yung stem kaya ganito yung resulta niya at saka yung soil maganda rin. So maganda yung kanyang tubo. Meron mga butas-butas ng konti. Insekto yung kumain ito, yung maliliit na tipaklong. So ang ginagawa ko, kinukuha ko yon para hindi na makabalik sa ano dito sa dahon. So ito rin mga bay, kasama ito dito, pareha sila ng variety. So healthy rin siya. Yan, so merong kunting mga butas-butas. Ito rin, healthy yung stem na napropagate ko, kaya maganda din yung resulta. At ito naman, medyo maliliit yung kanyang dahon. Ganito po yung resulta kapag matured na yung kanyang stem na napropagate. So mabagal yung pagdevelop ng kanyang mga dahon. So mahina ang pagtubo. Yan. So ganito talaga mga bay kapag matured na yung kanyang stem. Yan o. So matigas na yung pinakaibaba ito na mga stem. At ito rin, so matured na rin ito. Kakaiba ito sa kasama niya, maliliit yung kanyang dahon. Ito ay kasunod to sa top cutting. Yan, maganda yung kanyang stem. So maganda rin yung kanyang tubo. Saka dito, dalawa yung stem dito na napropagate. So ito, medyo bata pa ito na stem, kaya maganda yung resulta. At ito, matured to. So, yan, maliliit yung kanyang dahon. Tingnan nyo mga bay. Para meron kayong ideya kung ano ang mas magandang stem na ipropagate. So maganda yung dahon mga bay. Malaki yung diferensya nila kaysa matured yung stem. Yan. So maliit yung dahon oh. Meron na kayong ideya niyan kung ano yung mas magandang itanim. At ito oh. Hindi ganong matured mga bay. So yung kanyang mga dahon eh medyo maliit rin, maliliit. Pero maganda yung resulta pa rin oh. Yan. 10 days na sila na napropagate. Yan. Hindi parehas yung tubo nila dahil merong mature na stem at meron din medyo bata pa na stem. So iba't iba yung tubo nila. At ito kasama ito dito na napropagate.
10 days na rin ito mga bay. So magaganda yung kanilang mga dahon. So napaka kulay, napaka colorful. Yung soil talagang ginamit namin, yun yung ano dito, nagdadala ng bida na maganda yung kanilang tubo. So yung soil na ginamit namin ay garden soil na mabuhaghag. Kaya ganito yung kinalalabasan dahil sa soil mixture namin na maganda. Yan. At maganda rin yung resulta ng aming mga mayana. Yan. So marami-rami na rin sila dito mga bay. Yan. At dito na banda sa garden to sa lupa. Ito po yung na-cut ko nung nag-pruning ako doon sa garden namin. Yung malakas yung ulan, ito yung mga na-cut ko dahil wala na pong paso. So dito ko na sila inilagay. At ito, 4 days na ito mga bay. Medyo ano na sila, stable na. Nakatayo na sila. Yan. Saka dito, kasama rin ito dito, yung nainitan. Merong nainitan dito, yan. Kasama yan. So ito, hindi ito nalanta kahit nainitan. Hindi kagaya nito. Dahil, ano na to, stable na yung kanyang ugat. So hindi ganong lumaylay lang ng konti. Yan. Pero hindi kagaya nito na nalanta. Pero babalik na naman yan sa dati mamaya kapag hindi na sila mainitan. Dito na side, medyo hindi sila na lanta dahil hindi sila direktang nasisikatan ng araw. E dito, ano, maraming kahoy, shaded area dito na banda, kaya ano pa rin sila nakatayo. Yan. So tingnan natin mga bay yung 4 days na nakatanim dito. Kung meron na bang ugat. Ito, subukan natin itong bunutin. Tingnan natin kung meron na bang ugat itong 4 days na ito. Yan. Tingnan natin kung meron bang ugat. So, meron siyang ugat mga bay. Pero, medyo maliliit pa yung kanyang ugat. Hindi pa gaanong nag-develop. Yan. So, maiksi na maiksi pa yung kanyang ugat. Kaya pala, ano na sila, parang stable na talaga kasi nagkaugat na. Yan. So, mabilis silang nagkaugat. 4 days pa lamang. Yung medyo puti na nakikita ninyo, ugat po yan. Yan. So, meron na po siyang ugat na maliliit. Yan, ibalik ko mga bay para ano, mabuhay na siya tuloy-tuloy. Yan. At itong nasa yan. Ano na to, mga 1 week na mahigit. Mga sila dito. So stable na talaga sila. Maganda yung kanilang tubo. Yung iba na pruning ko na, yung iba hindi pa, pruning ko rin ito mga bay para lalago sila. So itong dito na nakatanim dito, temporary lang po ito dahil wala pa po kaming paso, kulang yung paso namin. Bibilhan namin ito ng paso kapag meron na rin pong budget. Yan. So stable na sila dito mga bay. Yan. So ang gaganda ng kulay mga bay, oh. So mas maganda rin pala kapag magtanim direkta sa lupa dahil maganda rin yung resulta. Pero mas maganda kapag shaded area yung pagtataniman ninyo mga bay para hindi ganong malanta, para tuloy-tuloy talaga yung tubo nila. Yan. Tingnan natin yung mga napropagate ko rin dito. 4 days na rin ito mga bay, kasabay nung nandun sa direkta sa lupa. Direkta rin sa lupa dito. Yan. So mga alabama dito, ang dami.
medyo stable na rin sila mga bay, dito rin no. Meron din dito na nakatanim sa ilalim, yan. Stable na rin. So dito rin meron. Temporary lang po sila dyan, dito sa lupa. So, kung meron na po kaming paso, bubunutin ko po ito at itatransfer sa mga paso na mabili namin. Yan, oh, ito mga bayo, medyo malaki rin yung kanyang dahon. Yan. Mabubuhay talaga sila dito kasi shaded area dito. Hindi gaano silang nalanta kahit tanghali na dahil hindi sila direktang nasisikatan ng araw. Ito, oh, ano ito, tatlong puno ito na nilagay ko. Medyo ano na rin sila, stable. Yan, meron pa dito. At dito, medyo marami-rami sila mga bay. Itong dito, yung nakapaso na maliit, 1 week na po ito. Ito po yung napropagate ko nung nag-video ako. Yan. So, ano na talaga mga bayo? Stable na, maganda yung kanilang resulta. Ito, nung malakas ang ulan, nasira mga bayo. Medyo napunit ng konti. Yan. Kasi napakalakas talaga ng ulan. Kaya yung mga dahon nila, ganyan yung itsura. Medyo may punit-punit. Ito, binutas ito ng insekto. Yan. Saka ito mga bay, ang ganda oh. Tatlo po silang na-propagate ko nung yung sample ko sa video ko. I-click nyo po sa description box para makita nyo yung pag-propagate ko nito. Yan. At ito yung mga na-pruning ko mga bay. Yung mga cuttings na natanim ko doon sa direkta sa lupa. Dito ako kumuha nun. Kasi na-pruning ko to dahil sa malakas na ulan. Medyo naapektuhan. Dahil yung iba na tumba. Yung iba tumagilid. Ito shaded area dito. Yan. At dito banda, medyo mainit. Pero okay pa rin sila. Diyan. So, hindi nalalanta yung kanilang mga dahon. So maraming cuttings dito na nakuha ko mga bay. Kapag meron lang sanang malapit na mga subscribers ko na manghingi ng mga cuttings, marami silang madadala dahil marami akong nakat dito. Marami pang iba, hindi lang dito na mga napropagate ko. Meron din dito, doon sa kabila. So medyo mainit na doon sa kabila. Marami-rami rin doon mga bay. Kasabay nung napropagate ko doon. So marami-rami rin. So dadami at dadami itong mga mayana namin dito. Kasi may plano rin ako na dito, ipaikot ko dito sa bakuran para kapag merong manghingi ay mabibigyan ko ng mga cuttings. Ito, bago pa itong na-propagate, 2 araw pa to, dito ko rin inilagay dahil shaded area din dito. So marami-rami na sila mga bay. Ito po, meron po akong bagong variety. Yan. Ano kayang tawag dito? Parang ano, avatar ba ito? Or, kayo na lang po ang magbigay ng ID nito kasi hindi ko pa alam yung pangalan nito. Leggy siya mga bay. Yan kasi hindi po napruning ng may-ari. So binigay lang po ito doon sa bukid. Bait na bibilhin ko sana pero hindi niya pinabayaran dahil marami daw silang ganitong variety doon sa kanila. At ito ikakat ko ito at itatanim para dadami na naman ito. Napakaganda yung kulay, maganda ito halo sa medyo dark yung color ng mga mayana. So, balik ko dito. Ito, meron dito kulot mga bayo. Ang ganda rin. Black dragon yung tawag nito. Ito, parang magkaiba sila ng variety. Pero halos parehas yung kanyang dahon. Ito, merong pink dito sa gitna. Yan.
Ito po, nagagandahan po ako ng kulay nito sa kanyang dahon kasi para pong sinabuya ng pintura. Apat po na combination yung kanyang dahon. Merong white, pink, maroon at saka green. So napakaganda ng kulay ng abay. Ito yung likod ng kanyang dahon. Ito yung itsura. At meron din kaming frog feet ng abay. Yan, tingnan natin kung ano ang kaibahan nila. So ito po ay nakalagay po ito sa nasisikatan ng araw mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. At ito po ay nakalagay sa partially shaded area. So tingnan nyo po ang kaibahan nilang dalawa. Ito, hindi gaanong matingkad yung kulay. Marami po siyang green. Kaunti lang po yung kanyang pink na dahon. At ito, parang halos lahat yung kanyang dahon ay merong pink at saka maroon. So napakaganda ng kulay nito. So para po sa akin, yung kulay ng mga mayana ay nakadepende po sa amount ng sunlight na kanilang marireceive. Hindi po lumalabas yung kanyang kulay kapag hindi po makareceive sila ng enough amount of sunlight. So yun po yung masasabi ko. Yan po mga bayo, ang laki ng kaibahan talaga. Same variety po sila, pero magkaiba yung kanilang kulay. Yan. So sana po ay nasiyahan po kayo sa araw na to. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-hitin ang notification bell for more videos. Muli po, ito si Bye J. Bye-bye.